Brothers and sisters in Islam, there is one question, one very important particular question that we could ask ourselves with. Why is it that so many Muslims is spending time and efforts in the doing of dua, supplication to Allah, asking the Almighty Allah, and yet rejected by Allah? Why? Why the Almighty Allah refused your dua? Why the Almighty Allah rejected your dua? Why? The Almighty Allah promised in the Holy Quran that He would answer our prayers. It is very clearly stated in the Holy Quran that He will answer our prayers, our dua. And yet why? Many Muslims of today, they are asking the Almighty Allah, supplication to the Almighty Allah, and yet their prayers, their dua are rejected. Allahu Akbar. The Almighty Allah said in the Holy Quran, Ba'da, a'udhu billahi minas shaitanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. And your Lord said, invoke me, I will respond to your invocation. So the Almighty Allah is speaking in the Holy Quran that we ask Him, we ask, we request from Him, we supplicate to Him, and He will answer our prayer. Another ayah, أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانْ, I respond to the invocations of the supplicant when he calls on me. Now the question is why? Why so many of your dua, our dua, are rejected by Allah? Why? Mga kapatid sa pananampalataya, isang napakahalagang tanong. Marami po sa atin ang gumugugol ng panahon, lakas sa pagdudua, pagpapanalangin, panawagan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit bakit useless, hindi tinutugunan ang iyong mga dua? Bakit panawagan ka ng panawagan sa Allah, ngunit hindi sinasagot ang iyong mga panalangin? Samantalang nangako ang Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran al-Karim, nangako siya, natutugunan niya ang ating mga panawagan. Sinabi niya mismo, وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. At ang inyong Panginoong rin nagsabi, tawagan ninyo ako, tutugunan ko ang inyong panawagan. So malinaw na malinaw, nangako siya. Pero bakit? Kahit anong gawin mo, kahit maglupasay ka pa, lumuha ka pa ng dugo, hindi niya tinatanggap ang inyong mga dua. Bakit kaya? Isa pang ayah, sinabi niya, أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانْ, tinutugunan ko ang mga panalangin ng mga nananawagan kapag sila ay tumatawag sa akin. Pero bakit? Hindi pa rin tinutugunan, kapatid. The Almighty Allah loves most when you are supplicating to Him, when you are making a dua to the Almighty Allah. Nothing is more loved to Allah than when you are supplicating to Him. The hadith is very clear. Nothing is most loved by Allah more than a supplication to Him by a person. When you are making a dua, when you are asking the Almighty Allah, He is very much pleased with you. And if you will not ask Him, if you will not make supplication, He will be angry with you. The hadith is clear. The anger of Allah is upon a person who does not ask the help of Allah. Pinakahigit na kinalulugdan ng Allah, walang higit na gustong-gusto ang Allah kapag ikaw ay basumamo na nagdudua sa Kanya.
Kapag ikaw ay masumamong nagdudua sa kanya, siya ay natutuwa sa iyo, nalulugod sa iyo. Bilang katibayan, yung binasa natin na hadith, walang higit na minamahal ng Allah na hihigit pa sa dua sa kanya ng isang tao. At kapag ikaw ay tumigil ng magdua, ayaw mo nang makiusap sa Allah, kapupuutan ka ng Allah. Ano sa tingin mo? Hindi mo siya kailangan? Kaya hindi ka tumatawag? Ano ka, Diyos? Kinapupuutan ka ng Allah pag hindi ka nagdudua. Basa. Ang puot ng Allah ay sa isang taong hindi humihingi ng tulong sa Allah. Now, the question is why? If this is what is dua is all about, then the question is why your dua is rejected by Allah. Number one reason. Be very particular about this number one reason. Number one reason. You are eating haram. Drinking haram. Wearing haram clothes. And your source of income is haram. When you are eating something from haram, just one mouthful of food that you put into your mouth 40 days and 40 nights, all your ibadah useless. All your dua are useless. People are spending so much time worshiping Allah, asking Allah, but if what they are eating is haram, they are drinking is haram, they are clothing is haram, how could your dua be accepted by Allah? The hadith of Muhammad is very clear. Many people spend more efforts in worshiping Allah and then opening their hands and saying, "Oh Allah, oh Allah, please accept our dua." But if they eat haram, they drink haram, and their clothes are haram, how could their prayer be answered? Sahih Muslim, authentic hadith. Mga kapatid sa pananampalataya, number one na dahilan bakit hindi tinutugunan ng Allah ang inyong mga panalangin. Tandaan mo buti. Number one na dahilan bakit rejected ang iyong mga panalangin? Kumakain ka ng haram. Iniinom mo haram. Mga kasuotan mo haram. Hanap buhay mo haram. Isang subo lang na pagkain na haram ipasok mo sa iyong bibig. 40 days, 40 dias, 40 na araw, hindi tinatanggap anumang gawain mo na ibadah. Bilang katipayan, yung hadith na ating binasa, marami ang mga tao na gumugugol ng maraming lakas sa pagsamba sa Allah at pagkatapos ibubuka ang kanilang mga kamay sa pagsasabing, oh Allah, pakiusap, tanggapin mo ang aming mga dua. Ngunit kung ang kinakain nila ay haram, iniinom nila haram, ang mga kasuotan haram, paano tatanggapin ang kanilang mga dua? If you want to know the formula for your prayers to be accepted by Allah, the formula is the hadith. I will read to you. Eat halal things and your prayers shall be answered. Kung gusto mo ng formula para matugunan ng Allah ang iyong mga dua, ito yung sagot. Hadith Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumain ka ng mga halal na bagay at ang iyong mga panalangin ay tutugunan. The power of doa. Do you know the power of doa? The doa of a person who does not eat haram, does not drink haram, does not wear haram clothes, source of income is not haram. Do you know the power of doa? Nothing can change the decree of Allah. Nothing can change the decree of Allah except doa.
Only the dua can change the decree of Allah. Even if it is decreed by Allah that this will what happened to you today, but because of the power of your dua, you can change what is decreed by Allah for you. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la yaruddul qadara illa du'a. Nothing can change a decree except a du'a. Kapatid sa pananampalataya, alam mo ba kung gaano ka powerful ang du'a? Du'a ng isang taong hindi kumakain ng haram, hindi umiinom ng haram, hindi nagsusuot ng haram, hanap buhay hindi haram, ang kanyang du'a ang tanging makakapagbago sa itinakda ng Allah. Walang makakapagbago sa takda ng Allah maliban sa du'a. Basa sinabi ng propeta Muhammad, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la yaruddul qadara illa du'a. Walang makakapagbago sa takda ng Allah maliban sa du'a. Ganito ka importante. This is how important du'a is, brothers and sisters in Islam. Another hadith of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nothing can change the decree of Allah except the prayer, and nothing lengthens life except good deeds. Sinabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang makakapagbabago sa takda ng Allah maliban sa du'a, at walang pampahaba ng buhay maliban sa mabubuting gawain. Allahu Akbar. Number two reason. Only two reasons we will mention to this khutbah, because our khutbah is very short. Only two reasons. Number two reason why your dua are always rejected by Allah. You have been crying to Allah, you have been calling the Almighty Allah every day, every night. You are asking, you are calling, requesting Him, and yet continuously you are rejected, you are refused, you are denied. Why? Number two reason. You are living a life full of sins, committing sins every day. Your eyes are sinful, watching haram things. Your ears are sinful, listening to music, haram things. Your tongue is also sinful, uttering those haram things. Your hands are touching those haram things. Your legs are bringing you to haram things. You are living a sinful life. The ayah is very clear. When you commit a sin, just every time you commit a sin, a black dot is that to your heart. Black dots. And when the sins are being committed regularly, the number of the dots will increase. And when you repent, and when you make tawbah, and when you ask the forgiveness of Allah, and when you reform yourself, the debts will be erased. And if you go back again to the commitment of sin, the debts will increase until such time that your heart becomes black with debts. The ayah is very clear. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. No, but on their hearts is the run meaning the black dots which they use to earn. Another translation, a kind of black dots to cover their hearts due to their commitment of sins. Every time that you commit a sin is a black dot to your heart, until such time that your heart become blackened. And how could your prayer be accepted by Allah? Kapatid sa pananampalataya, pangalawang dahilan, bakit kahit na magluhaan ka pa sa kahihingi sa Allah, hindi tinatanggap ang iyong mga dua? Kahit tumulo pa ang iyong dugo sa iyong luha, hindi tatanggapin ang iyong mga dua. Pangalawang dahilan. Dalawa lang banggitin natin sapagkat kulang oras. Number two na dahilan, namumuhay ka na makasalanan. Ang iyong mga mata ang pinanonood mo mga makasalanan.
Pinakikinggan ang tenga mo mga musika at kantahan ng makasalanan. Di lang mo walang binibigkas araw at gabi, kundi puro pandilibak makasalanan. Ang iyong kamay hinahawakan mo mga bagay ng makasalanan. Ang iyong bulsa pinapasukan mo ng handa buhay ng makasalanan. Mga paa mo ginagamit papunta sa mga gawain ng makasalanan. Puro kakasalanan. Umaga, tanghali, hapon, gabi. Paano tatanggapin ang iyong mga dua? Bawat gawin mo na kasalanan, tuldok na itim sa iyong puso. Bawat kasalanan na gawin mo, tuldok na itim sa puso mo. Parami ng parami ang tuldok na itim hanggat ang puso mo mangitim na. Ngunit kapag ikaw ay nagtawa, nagrepent, nagbagong buhay, humingi ng tawad sa Allah, buburahin niya ang mga tuldok na itim. Ngunit kapag binalikan mo uli ang gawain na kasalanan, dadami ang itim hanggang sa maging lubusan ng itim ang puso mo. Kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Hindi. Ngunit sa kanilang mga puso ay ang ran. Ibig sabihin ng ang ran, mga maitim na tuldok, dawa ng kasalanan na kanilang kinagawi ang mata mo. The sin, the commitment of sin is the corruption of your heart. The commitment of sin is a rust to destroy your heart. And when the heart is full of doubts, when the heart is blackened with doubts, what will happen? What are the results? When you are living a sinful life, full of sin, what will happen to your life? Number one, no guidance can penetrate your heart. No matter how you are given guidance, how no matter how you listen to a khutbah, no matter how you listen to a lecture, it does not enter your heart. Because your heart is already blackened with sin. Because of this, you cannot have benefits from the words of Allah. No matter how you listen to the Quran, no matter how you listen to the Quran, you will not have benefit from the lesson, from the reminders of the Almighty Allah. It's nothing. It's useless. It does not penetrate your heart. You do not reform yourself. And once the words of Allah cannot penetrate your heart, once the words of Allah cannot penetrate your consciousness, once the words of Allah cannot change you, cannot reform you, you become like an animal. You become like an animal. The animal does not know what is halal, does not know what is haram. Whatever he likes, he do it. That is the animal instinct. And when a man cannot receive the guidance of the words of Allah, he becomes like an animal. He does not know what is halal. He does not know what is haram. He does not care. He does not care about the hereafter. He does not care about hellfire. He does not care about haram, halal. What is important to him is to follow his lust and desires, just like the animal. Kapatid sa pananampalataya, kapag po hindi ka na tumigil sa paggawa ng kasalanan, at ang puso mo ay napuno na ng tuldok ng itim, resulta, number one, hindi na makakapasok sa puso mo ang patnubay. Number two, wala ka nang mapapakinabangan sa salita ng Allah. Kahit na pinakikinggan mo ang salita ng Allah, pinakikinggan mo ang Quran, hindi pumapasok sa iyong kaloob-looban, hindi pumapasok sa iyong kamalayan. Anong resulta? Kapag ang salita ng Allah, kapag ang patnubay ng Allah, hindi makakapasok sa iyong pagkatao, anong resulta? Magiging katulad mo ang buhay ng hayop. Alam yung hayop? Hindi alam ng hayop ano ang halal, ano ang haram. Sunggap ng sunggap. Magiging katulad ka ng hayop. Wala kang pakialam sa halal at haram. Ang mahalaga busog. Allahu Akbar. Wala kang pakialam sa halal at haram. Ang mahalaga busog. Subhanallah. Ganito katindi. Kaya kinakailangan maintindihan natin. Therefore, brothers and sisters in Islam, as a conclusion of our khutbah,
The formula is, we avoid evil deeds, we avoid committing sins, and we practice now, we educate now ourselves to be very careful to eat only halal. This is what we need. This is the formula of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If you want that all your prayers will be accepted by the Almighty Allah, read the hadith. This is the formula. When you eat halal and good, Allah shall answer all your prayers. Kapatid sa pananampalataya, ang formula na gagamitin natin. Iwasan mo ang gumawa ng kasalanan. Kung makagawa ka man ng kasalanan, agad-agad magtawa, magrepent, magbago. At huwag mo nang balik-balikan para hindi dumami yung mga tuldok na itim. At turuan natin ang ating mga sarili na kumain ng halal. Dahil ito po ang formula. Kung naghahanap ka ng formula, paano matugunan ang iyong mga prayers? Pakinggan mo yung hadith. Kapag kumakain ka ng halal at mabuti, tutugunan ng Allah ang lahat ng iyong mga dasal. Ito ang formula. This is the formula. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Brothers and sisters in Islam, you might be complaining. You might be saying, I eat halal, I drink halal, I wear halal, my livelihood is halal, and I avoid committing sin. Why my prayers are rejected? You might ask this question. You are very careful not to eat haram, very careful not to drink haram, not to wear haram. Your livelihood is halal, and you are avoiding committing sins, and yet why your prayers are rejected by Allah? What is the answer? When you are a good Muslim and you ask Allah, three things will happen. Three things. Take note of the three things. Number one, it could be possible that the Almighty Allah will answer you on the spot. For example, you are asking Allah for money. Ya Allah, my wife is in the hospital. I have no money for hospital bill. Help me, Ya Allah. Then your cell phone rang, and somebody is calling you, telling you, brother, I have a zakat, I will give it to you. Do you see? Sometimes on the spot, the Almighty Allah will answer your prayer. Number two, that could happen after dua. Number two, the Almighty Allah will answer your prayer, but in a different way. For example, you are asking for house and lot. Ya Allah, give me house and lot. But the Almighty Allah did not give you house and lot. Instead, he used the prayer, he used the dua to block a calamity. There was a calamity to destroy your family, but the Almighty Allah used the dua to block the calamity to safeguard your family. You did not see that the Almighty Allah answered your prayer. He already answered you, my friend, in another way. But you did not recognize because you're only thinking of car, you're only thinking of house and lot, you're only thinking of money. He already answered you in a different way. Number three, that will happen. You are asking Allah for a car. Ya Allah, give me a car. The Almighty Allah
answered already your prayer. He already gave you a car. It is waiting in the paradise. He did not give you a car in this dunya because he knows that you will meet accident. It will destroy you. It will kill you. So he does not want to give you something that will harm you. He already answered your prayer. He gave you the car, but it is awaiting in the paradise. Three things could happen if you ask Allah. On the spot, answering you, or blocking calamities, or it is in the hereafter awaiting for you. Kapatid sa pananampalataya, po pwede nagre-reklamo ka. Sabi mo, kumakain naman ako ng halal. Iniinom ko naman halal. Damit ko halal. Hanap buhay ko halal. Bakit hindi pa rin tinutugunan ang aking prayer? Iniiwasan ko mga kasalanan. Bakit hindi pa rin tinutugunan ang aking prayer? Tatlo po ang magaganap kapatid pag nagdua ka. Number one, pwedeng magari na on the spot tugunan ng Allah ang dua mo. Halimbawa, nagdudua ka ng salapi, asawa mo na sa ospital. Ya Allah, bigyan mo ko ng kwarta pang bayad ko sa ospital. Biglang tumunog ang cellphone mo, may tumawag sa iyo. Bro, mayroon akong zakat. Tinugunan ka. Pangalawang mangyayari, nagdudua ka ng house and lot. Ang tagal-tagal mo ng squatter, wala kang bahay. Nagdudua ka, Ya Allah, bigyan mo ko ng bahay, house and lot. Tinugunan ka na ng Allah. Mayroong darating sa pamilya mo na kalamidad, sakuna, ipinangharang ng Allah ang iyong mga dua. Tinugunan ka na ng Allah, ngunit hindi mo nakita ang nakikita, walang house and lot. Pangatlo, nagdudua ka, Ya Allah, bigyan mo ko ng kotse, sasakyan, Ya Allah. Binigyan ka ng Allah ng kotse. Sa kabilang buhay, naghihintay. Hindi ka binigyan ngayon dahil alam niya na ikadidisgrasya mo. Ayaw niyang ibigay sa iyo ang ikasasama mo. May the Almighty Allah accept all our dua. Amin ya Rabbal Alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة. Walking in the sun.